Your team is banning. Your team is banning. Hello, hello. Teka, teka. Ayusin ko, ayusin ko. Your team is picking. Kufra. Your team is picking. X-Borg. Your team is picking. Team is picking. Okay, pinagpalit ko. Pinagpalit ko yung mga bagay-bagay. So okay na to dapat ngayon. Balikan ko lang kayo mamaya. Wait lang. Wait lang. Your team is banning. Your team is picking. Your team is picking. Your team is picking. Okay, so ginajuggle ko yung dalawang pwedeng gawin ng musabay. Pero Kufra, Hellcurt, Selena, Harith, and Freya, dito sa may kabila, yung kinuha nila guys, eh, ito, yung Masha, yung X-Borg, si Roger, si Valir, tsaka si Joed. Pero habang nangyayari ang lahat, eto muna kayo. Kailangan niya. Realme smartphone. And balik na natin dito sa game. So, babalik ako, balik lang ako sa rehearsal. Wait lang, habang nangyayari yun lahat, tignan natin kung ano yung pwede dito. Okay?
Wait lang. Initiate retreat. Okay, so balik tayo sa cast. Si Roger dito nakuha niya na yung blue niya, and we're seeing Lancey. Tignan natin dito yung items nila, guys. Lancey dito nahuli, and look at this. Liquor will be blocked and Lancey will go down. That is the first blood going to the side of Wall Breakers. Dito sa may taas si Aswang, taman chill lang, wala naman siyang ginagawa masyado, and export. This is going to be a back and forth lane. Mag-shove lang talaga sila ng lanes dito, and they both have decent wave clear. I feel that export is much more decent. Frag armor will be popped, so walang mangyayari sa kanya and he will be safe. Okay. Ano nangyayari? Easy. Oops. Turtle resurrecting soon. Okay, so namatay yung monitor ko. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero nakakaaway na dito. And look at Aswang going in. Nandito siya sa may pinaka-rap, guys. Sinusubukan yung patayin lahat to. Uy! Ano nangyari? Uy! Si Viper. Si Viper nakahuli ng dalawa. And Blue Bayou, siya yung hinahabol dito. Turtle has been slain. Makukuha ni Skip. Skip, and that is going to be a shutdown going to the Hari. 3-0 na siya dito. Tamang init lang. Wala masyado nangyayari. And si Dark nandun sa may taas. Wala rin siya pakialam sa mundo-mundo. Ganun talaga. Pang MPL yung viewers. Tama naman. Balik lang ako. Saglit. I-obs ko lang to. I-obs ko lang. Attack!
Turtle resurrecting soon. Grabe! Ano ginagawa ni Skip dito? Sobra naman to! Binabaliktad nila lahat mga kaibigan! Pero wala. Wala. 2v2. 2-on-2 yung pinakadulong nangyari. And at the same time, yung pusa sa labas namin nag-iinit. Hindi ko alam. Pero damay-damay na daw. Pero nandito pa rin ni Skip. And they will get another kill. Roger dito will be another casualty. So pumabor na naman sa side ng wall breakers yung mga pangyayari. Turtle resurrecting soon. So yun, habang nangyayari, may discuss lang sila doon. But right now, we are going to see a fight na nangyayari. Let's check yung items kahit papano. Things are looking great. Economy dito onto the side of wall breakers. Talaga sa kanila nakapanig. Almost breaking the 5k range. Nasa 4k na sila ngayon. It's probably gonna hit in a few seconds. Dung 5k range. But it's going to be okay. Kasi misfits naman dito. They still have a chance to turn this around. I mean, the capability of Masha naman to split push is still there. So, kailangan pa rin maging maingat dito ng wall breakers. Medyo mahirap manalo para sa kanilang, well, yung misfit pala, not wall breakers. Kasi, kung papansinin mo, isa sa mga bagay dito na pwedeng panghawakan ng misfit gaming is they have good wave clear. Meron silang Johead, meron silang Xborg, and meron din silang Valir. So, it's not going to be a problem. In terms of damage output, I feel that Roger and Masha can just burst down anyone dito. Pero andito rin si Blagadugs. Hindi ko alam kung sino si Blagadugs. Pero he's doing a great job just zoning out everyone. Lord has been slain. Nakuha na dito ni Skip. And let's check kung paano nga ba gagamitin na wall breakers yung advantage na to. Dark on the other hand, looking really good with that 6k. Pero iba pa rin talaga yung ginagawa dito ni Skip. Skip is at 8k.
literal na walang walang tapon sa lahat na ginagawa niya dito, lahat na ko-convert. 604, naka-mystery shop pa siya. So kaya nakikita niyo ngayon na malapit na siya mag-lock item just because of that mystery shop. 10% is still 10%. Lord is marching at the bottom. Wala naman masyado nangyayari. And tamang init lang, huwag yung awayin yung mga player. Huwag yung awayin yung mga player. Inaaway nyo yung mga player, naglalaro lang naman eh. Race to 1, hindi po race to 1 to. This is still the best of 3. This is still the best of 3. Ingat lang. And ano yung sinasabi nyo? Salamat, Doggy. Mainit. Si Chakon durog-durog, ano yung sinasabi nyo? Eh, tamang init lang, main. Wala naman tayo magagawa. But still, it is what it is. Lord is down. Dun sa may pinakalikod, skip dito, just going for that turret. Turret lock lang sila. And eto, may nagkakaroon ng away dito. Immunity is up. Crossbow dito, pinipilit niya. Pero look at that. Perfect setup coming out from that Kufra. Kufra dito, mga kaibigan. Napasabog na lang niya. And look at this. One person lang naman yung natanggal dito sa side ng Misfit. But still, sila skip. Di naman nila itutuloy, di nila ipipreaksa masyado. They know that there are certain objectives on the map na pwede pa nila kunin. Yung mga buff nila dito, okay pa. So sobrang intense, and alam ko na ramdam na ramdam din ng mga tao dito yung pagiging intense ng, yung mga players natin. Ramdam din nila yung pagiging intense ng laro. Since this is going to be their path papunta dito sa sinasabi nga nating inaasam-asam nilang MPL. Pero nagkaulian, ang ganda ng setup ng Kufra doon. And Kufra here will be the one who's going to set up that victory clash coming out here from the side of Wall Breakers. And that is going to be the first game victory for the side of Wall Breakers. Medyo madami lang ako ginagawa. May rehearsals lang. Actually, sila Rob din may rehearsals din. I don't know how they're managing to cast. Pero you're a remarkable opponent. Bigyan natin sila lahat ng thumbs up. I don't really think it matters kung bibigyan natin sila o hindi.